Mga taxpayer kong mahal, napakaganda ng topic natin sa araw na to because yung mga CPAs pwede na pong mag-practice. Okay? Huwag lang kayong tutulad dun sa mga CPAs na tumatanggap lang ng 4,000 isang perma. Huwag po. Ang topic natin is CPA versus tax agent. Alam po ba ninyo na hindi kailangang mag-register o magpa-accredit ng isang CPA sa BIR? Oo. Kasi ho, naglabas ang BIR, 1999 pa ito, nire-require na magpa-accredit ka ng tax agent. Okay? So, hindi alam, alam mo naman, ang default kasi, ang default, Panginoon ko, uulitin ko, ang default ng mga taxpayer sa Pilipinas ay ignorance of the law. Yun ata tayo eh. Inherit na talaga sa atin yung pagiging ignorante, ignoramus, sa ating law. Ayan. Hindi lang yung mga private individual. Pati na rin siguro yung mga nasa government offices, mga ignorante rin sa batas. So, isa ito sa pagpapakita ko at paglalahad, pag-expose po sa taong bayan, yung pong ginagawang hindi kanais-nais ng mga tao sa BIR. Okay? Konti lang naman dyan. Ako, katulad ko, isa ho akong certified public accountant, pero pinagbabawalan po ako ng 40 lawyers sa BIR. Ha? 40. Hindi pa ho dyan kasama yung mga revenue officers na tatanga-tanga at mga walang alam. Ha? Pinagbabawalan din ako. So, pag-usapan natin yung kailangan ba yung CPA maging tax agent? Kung mapapansin ho nyo dyan sa inyong requirement, kung requirement sa inyong video, sa inyong screen, meron pong application form. Ito po. Ayan. BIR Form 1916 para ho kayo magpa-accredit. So, mapapansin nyo ho dito, mga ka-taxpayer kong mahal, meron hong rule. Ayan po yung rule. Ayan. Na nire-require po na magpa-accredit. Ngayon, tanungin natin, sino ba yung who? Sino ba yung kailangang magpa-accredit? So, binanggit ho rito. Ayan. Kung sino ho yung magpapa-accredit. So, ang topic ko lang ho ay sa mga CPA. Gusto ko ho, ngayong araw na to, kakampi ko lahat ng CPA. Mahal na mahal ko mga CPA. So, sa rule na to, mga CPA kong minamahal, ang gagamitin po natin, sabi rito, jurisdiction. Okay? Tandaan nyo yan, jurisdiction. May jurisdiction daw yung BIR. Dalawang klase ng BIR. Itong RRAB at saka RNAB. Kung gusto nyo malaman kung anong ibig sabihin ng dalawang acronym na yan, dito nyo siya makikita. Ayon. So, ito ho ibig sabihin ng RRAB at yung RNAB, ayun naman. Okay? Revenue National Accreditation Board. Okay. Now, ngayon, pinag-uusapan natin yung jurisdiction. Itong dalawang to, may jurisdiction daw sa individual tax practitioner engaged in practice who are certified public accountant. CPAs ang pinag-uusapan dyan in public practice. Yan. So, halimbawa, ako, si Emelino T Maestro, nasa public practice ako. Ano ba yung definition ng public practice? Ayan. Yung bang trabaho ng isang tax agent ay kasama ho sa public practice ng isang CPA na katulad ni Emelino T. Maestro ng inyong tax specialista. Kasi ayokong mangyari ho sa inyo yung patong-patong na demanda ng mga BIR officials. Pag natatalo nyo sila, didemandahan kayo ng illegal tax practice. Tanong natin, totoo namang may illegal practice. Okay, may illegal tax practice.
So, kanino ina-apply yung illegal tax practice? Pwede bang i-apply yung illegal tax practice sa isang CPA na hindi tax agent accredited ng BIR? Ulitin ko, pwede bang i-impose ng mga siraulo, tarantado at gago sa loob ng BIR officials yung illegal tax practice sa mga CPA na hindi accredited as tax agent ng BIR? Yun ho yung sasagutin ko. Kasi ho, dinedeprive nitong mga gago, tarantado at hinayupak na mga BIR officials na to yung karapatan ng isang CPA na mag-share under our constitution, mag-share ng opportunities, income, and wealth na makukuha natin sa ating national economy. Okay, yun yung pag-aaralan natin sa araw ngayon. So, nung nilabas ho yan ng BIR sa panahon nung 2006, ayan, so nilabas ho yan yung Revenue Regulation 11, 2006, hindi ho nire-require, ito ho, hindi nire-require yung CPA, ito ho tayo eh, ito, yan, okay, basahin natin, individual applicants, ayun, itong individual applicants referring to, ito ho yan, ha, individual applicants, ako ho, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan mag-apply. Kasi ho, automatic ho sa batas o inherent, default ng batas natin na ang mga CPAs pwede hong mag-practice ng taxation na hindi nag-a-undergo ng tax agent. Kasi po, sinabi na ng batas yun eh. So, hindi pwedeng sabihin na BIR, hindi pwede. Eh, hindi ka naman, hindi mo naman na trabaho o function na mag-accredit ng tax aid ng CPAs. Kasi automatic na sa batas na sila ay pwedeng mag-practice. So, hindi ka pwedeng gumawa ng ibang pangalan para sa CPA. Sabi mo, oh, CPA, tax agent ka. Hindi pwedeng ganun. Ah, hindi pwede. So, ngayon, sabi dito, libre na. Yung una, 2006 ang pinag-uusapan natin. Yeah, gusto ko lang daling kayo sa history. So, ang mga CPA nung 2010, ayun, sabihin ko na nga yun, 2010 and prior years, hindi ho kailangang mag-apply ng tax agent. O pinag-a-apply ng tax agent, up the option ng CPA, pinag-a-apply siya ng tax agent. Pwede. Basta't nagbayad ka lang ng registration fee, tax agent ka na. Actually, kahit magpabayad ng registration fee, hindi kailangan. Sayang yung babayad nyo. Ito ho yung paliwanag dyan. At yung paliwanag na yan, eh galing sa batas. Hindi ho galing sa akin. Okay? Paliwanag ko lang kasi, huwag ho kayong magpaloko sa mga lawyers na nasa BIR. Isa ho sa mga tarantado at miyembro ho ng mga sindikato. Hindi ko man sinasabi lahat ng lawyers ng nasa BIR. Miyembro ho sila ng sindikato. At ang sindikatong yan, every Friday ho ang payroll. So, lahat ho ng nakokolekta ng sindikatong yan, nagpe-payroll ho yan every Friday. Hundreds of thousands talaga yung natatanggap every Friday. So, siyempre, paglalaban nila yung korupsyon. Eh, pera dun eh. So, kawawa naman ang bansa natin. Imbis nakakakolekta ng buwis, eh pumupunta sa bulsa ng pribadong individual. So, ito ho yung sinasabi ko ho sa inyo. So, prior 2010, option ho ng CPA. Sulat ko ho yun. Option ng CPA kung gusto niya o hindi. So, ang suggestion ko, huwag niyong gamitin yung option niyo. Ang option niyo, mag-a-credit ba ako o hindi? Huwag na. Huwag na. Kasi hindi naman kailangan at hindi nire-require ng batas. Okay. So, para ma-require, binago ngayon ng BIR yung batas. So, pupuntahan ho natin yung batas na ginamit nila para baguhin ho ito. Ito po yung batas. Kaya ako sinabing 2010 kasi 2010 nila ginawa yung batas. Ito po. So, nung 2010, February 24 at 20, sorry,
February, so ito po ginawa nila ng February 24. Ibig sabihin, yung February 23, 2010 and prior years, sabi ko na kanina, hindi kailangan, option lang. Option lang sa mga CPA na magpa-accredit ng tax agent. So, ano ginawa? So, ito po yung nangyari, binago ho nila. Sabi nila is, individual, GPPs and partners, ito ho yung binabasa ko, who are already accredited with the BOA and SEC, shall similarly be required to undergo, so ni-require na ho nila, at no, to undergo the various processes for accreditation, shall no longer be automatically accredited. Actually ho, ito ho ay unlawful. Ayan, sinasabi ko na ho sa inyo, unlawful yan. Kahit saan ho makarating, pwede ho nating kasuhan ng BIR for changing the law. Ngayon, siyempre, makakalaban mo dyan, commissioner ng BIR. Okay, masyadong malaking tao. Ang gagawin mo lang, sasabihin mo lang doon sa mga revenue officers o doon sa mga rank and file na lawyers ng BIR, sasabihin mo sa kanila, oh, mali yan. Explain mo ngayon. Ito yung pagkakamali niyan. Explain ko sa inyo. Ngayon, sabi, ito ho ay, ang mapapansin niyo ho rito, ito po ay revenue regulation. Ayan. Okay. Ano po, hindi ko na ilagay. Yan po ay revenue regulation. Ulitin natin. Ayan, yan ho ay revenue regulation. Ibig ho sabihin ng revenue regulation para ho sa mga hindi nakakaintindi. Yan po ay administrative. Ibig sabihin ho ng administrative rule, hindi ho yung galing sa president. Okay? And, dalawa ho dapat panggalingan, and Congress. So, pag ang batas ho ay galing sa Congress at ang tawag ho ay Republic Act, ayan, isa hong mataas na batas yan. Kumbaga, drawing ko para maintindihan ninyo. Ang batas ho natin, nagsisimula ho yan sa Constitution, tapos magiging Republic Act. Ayan. And then magiging administrative regulation. Itong binabasa ko ho sa inyo, yung mga RR ng BIR, iyan po ay nasa pinakamababa, nasa administrative regulations. So, okay lang naman mag-regulate, kasama ho yun sa function ng ating gobyerno. Pero kung sobra na pang mamalupit sa taong bayan, eh kailangan na ho tayong kumilos. Okay? Kailangan nating idemanda yan. Sabi nga ng mga DOJ prosecutors, kung may magkakamali yung mga taga-BIR, idemanda ninyo. Kasi nai-estoppel kayo. Pumapayag kayo sa mali. Ayun. So, naintindihan ko, baka kaya pala dapat idemanda ang mga taga-BIR para hindi ako ma-stoppel. Kasi pag na-stoppel ako, pumapayag ako na i-apply sa akin yung mali. O ngayon, ituturo ko sa inyo yung mali. Ha? Shout out lang ako kay celebrity at actor Joey De Leon. Kasi ganito yung sinabi niya eh. Ang tama, nakakatuwa. Ang mali, nakakatawa. So ngayon, so binago nga yun nila yung rule, nabasa natin kanina, binago yung rule eh. So ano yung rule? Sabi dito, kailangan daw yung mga CPA. Pinakita ko sa inyo kanina yun. yung mga CPA kailangan na ngayong mag-register. Ayan, hanap ko yung rule. Hindi na raw automatic. Actually, whether automatic or automatic o manual. Parang sa ano. Ayan. Whether automatic o hindi. Ito, binahanap ko lang po. Pasensya na kayo. Ang haba ho nito eh. Ayan. Whether automatic ho o hindi. Ito ho. Whether automatic o hindi, yung sinasabi ng BIR, it is our right. Kumbaga, yung pagiging Pilipino, inherent yun eh. Once na pinanganak ka sa Pilipinas, Pilipino ka.
Walang iba. Once pinanganak ka sa ibang, halimbawa, sa Mongolia, pinanganak ka, Mongolian ka. Diba? So, inherent. Sa ating mga CPA, inherent. Inherent. Hindi mo kailangan ng consent ng BIR, hindi mo kailangan ang accreditation ng BIR para kumita ka ng pera. Because, binigyan ka ng right o privilege ng batas ng CPA. Yun ay papaliwanag ko sa ngayon. Papakita ko ngayon sa inyo yung batas ng CPA. Kasi nga, itong mga BIR official, tinatakot, ha? Si Joyce, tinakot ng isang BIR official, sa isang lawyer daw yun, nang nakot eh. Na tatanggalan kita ng lisensya bilang tax agent pag lumabang ka sa amin. Teka muna, hindi naman ho kami lumalaban sa inyo, sir. Ipinagtatanggol namin yung karapatan ng aming mga kliyente. Naghahanap buhay ho kami ng disente. Gusto nyo mag-bribe kami. Eh, mahal, bali ho yung pagbabribe eh. So, isa hong way para matanggalan ng lisensya, yung pagbabribe. Pero, yun ho yung pinopromote nyo, sir. Nakakahiya naman yung lawyer na yun. Okay? So, pupunta ngayon tayo doon sa rule, sa CPA, doon sa Republic Act, ha, 92-98. Ito po yun. Ayan. Ayan, ito. Republic Act 92-98. Uulitin ko lang sa mga bagong nanonood. Ito ho yung hierarchy. Ha? Ang boss, si Constitution. Okay. Constitution. Pinaka-boss yan. Walang matatalo dyan. Kahit Supreme Court, sumusunod yan. Tapos, ang susunod, Republic Act. Ayan ho yan. Yan yung susunod na boss. Kung ito president, ito ho ay vice president. Yung Republic Act. Tapos yung huli, pinakamababa, yung administrative regulation. Katulad ho nung RR na sinasabi ng BIR. Okay? Now, meron na ho tayong Republic Act. So, sabi ho dito, okay, eto ho yung pinopromote, declaration of policy. Yan ho yung policy direction ng government natin. Ang BIR is nasa baba ng government. Mababa siya. Kasi ang gumawa nito, ang pumirma nito ay mga congressman, senador, at saka presidente. So, nasa bababa siya. Okay? Nasa mababa siya ng food chain. Sabi dito, babasahin natin. The state recognizes the importance of accountant. Imagine mo na dito ng pangalan ng accountant. Tayo yon mga accountant. Huwag kayong matakot sa BIR. Sumama kayo sa akin. Tuturuan ko kayo ng tamang taxation. In nation building and development. Hence, it shall develop and nurture competent, virtuous, productive, and well-rounded professional accountant. Ito ho yung CPA. Okay. Whose standards of practice and service shall be excellent, qualitative, world-class, globally competitive. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.